So yun guys, kumukulo na. So buksan na natin. And habang kumukulo siya guys, moment of truth. Tikman na natin yung ating nilutong Bicol version ng tinola. Wow. Ang asim. Ang sarap guys. Maasim yung ating tinola. So ito yung version dito sa amin sa Bicol. Tinolang may asim. And mamaya, pag nailagay na natin yung mga gulay, balikan natin to guys. Yan, harvest tayo ng daon sili. Paapon din mo si ito. Para pang alsum sa sinabawan. Takot talaga ang buhong niya. Halbos ng sili. Kung mahayop kang kong na lang. Ano ba yan? Balikan ko kayo. Mga talbos. Maglasa lang. Dagang panimusiko. Yan guys, nakikita nyo guys, magluluto tayo ngayon ng tinola Bicol edition. Ito guys ay Bicol version ng ating tinola. So, meron na yan guys, water. And sabay-sabay na yan guys, ilalagay natin itong chicken. Yan. Ito ay ilagay na natin. Thai, yan, Thai part. Diba sa mga fast food yung Jollibee, masarap yung Thai part. Yan yung gagawin natin tinola ngayon. So, lagay na din natin guys yung ricado. Yan, yung ricado. Ito guys ay mayroong kamatis, bawang, sibuyas, at luya. So, lagay na natin. So, again, Bicol version po ito, guys. Hindi ito yung kaugalian na traditional na tinola. So, ito to sa Bicol. At ito ay mayroong asin. Lalagyan natin ito mamaya ng kalamansi na kinuha natin sa hardin. So, lagyan din natin na, lagyan na natin ng salt. More.
And then, pakuluin natin yan and mamaya balikin natin pag kumukulo na. Ilagay na pala natin guys, ilagay na natin itong paminta. Sa tinola guys, mas maganda yung bilog lang na paminta. Bilog lang na paminta yung ilalagay natin para mas masarap. So, ngayon isabay na natin yung paminta. So, ayan, ilagay na natin sa konti lang. Konting-konti lang na paminta. Tapos, pakuluin na natin. Takpan na natin. Ayan. So, antayin na lang natin yung kumulo. Balikan natin mamaya para tingnan natin and ilagay na natin yung ibang ingredients. At ito guys, ito yung piniris kong mga kalamansi. Obviously, nakikita yung kalamansi piniris. Tanggalan na natin yung buto para mamaya ilalagay na lang natin sa... Medyo makalat ako guys magluto pero pilisin na lang natin yung mamaya. Pagkatanggal natin ng mga buto niyan, mamaya ilalagay na lang natin sa ating tinola. Ito guys yung sinasabi ko sa inyong vehicle version. Tinolang may asin. Kalamansi. Galing sa ating farm. Fresh na fresh. So, ayan. Sobrang sarap ito guys. So, ayan. And isabay na natin guys yung ano, papaya. Fresh na fresh guys. Galing din sa farm. Wow! Ating farm. So, lagay na natin yan para sabay ng maglambot. Sabay ng lumambot kasama ng chicken. So, lagay na natin. Medyo madami ang gulay natin kasi maganda sa kalusugan. Kahit huwag ka na mag-rice, ito lang kainin mo. Papaya, pasayin mo. Walang problema. Snack or lunch, dinner. And masarap higupin guys yung sabaw nito. Pa, konti pa. So ayan, nailagay na natin. Haluin natin ng bahagya, mga kaibigan. Pakuloyin natin siya guys. Papakuloyin natin siya para lumambot yung papaya and chicken. Ito nga palang papaya guys, ito yung natural na papaya, hindi yung malalaking papaya na pinapainom. So, talagang ito yung bagay sa tinola. Ito yung nilalagay sa tinola and pili din siya guys, kulayin. Amazing! So yan guys, antayin natin kumulo. Sabay-sabay ng paglambot niya ng karne at iyang papaya, yung ating chicken. Ito ay ang Bicolano Tinola. Ayan. Ayan guys. Sigurado ko, panigurado ang sarap nito mamaya guys. Lalo may mainit na kanin. Ito naka-ready na. Wow! Ating rice. Sarap sa kanin yan guys. So yan guys, kumukulo na. So buksan na natin. And habang kumukulo siya guys, ilagay na natin yung pampaasim. Ito yung galing sa ating garden, sa ating farm. Amazing! Fresh na fresh kalamansi. Tinanggal ko ni mga buto guys. So, yan. Wow! Yan. Maasim na yan guys. Panagkulang dagdagan ulit natin. So, haluin natin. Oh. So, definitely matigas pa guys yung papaya. So, takpan ulit natin. Pero maglagay na tayo ng sili na hinati ko na sa gitna. Tapos yung mamaya bago matapos yung pagluto guys, maglalagay tayo ng
maglalagay tayo ng buong sili mamaya. Pampabang. Yan guys, moment of truth. Uh-oh. Tikman na natin. Kasi parang malambot na siya guys. Ayan na. Haluin natin. Kasi ang kulay guys, yung kangkong guys yan. Lalagyan natin mamaya. Saka yung dahon ng siling, konting dahon sili. So haluin natin tapos tikman natin kung okay na yung lasa. Ayan. Tikman na natin yung niluto Bicol version ng tinola. Ah, wow! Ang asim. Ang sarap guys. Maasim yung ating tinola. So ito yung version dito sa amin sa Bicol. Tinolang may asim. And mamaya, pag nailagay na natin yung mga gulay, balikan natin to guys. So, panigurado guys! Ito ay malambot na. So, ilagay natin tong dahon ng sili. Yan. Ito guys, yung ano, sama-sama na natin yung pati yung siling haba. Yung para sa mga sinigang, mga ganyan. Kunti lang yung nakuha natin kasi hindi masyadong kagandahan yung mga sili natin tanim. And haluin natin ng konti. Ayan. Bango. Kung naamoy nyo lang guys, sobrang bango. Promise. Tapos ilagayin natin tong kangkong kasi gusto ko talaga marami ang gulay. So, para sa good health. Ayan. Kangkong. Nilinis ko itong mabuti guys kasi binili namin ito sa bayan. So pag ganyan, dapat linisan ng maigi. Kumbaga double-double talaga yung paglinis para safe. Malinis talaga siya. Kasi yung mga ibang ingredients ito, dito lang sa aming farm. Pero itong kangkong kasi wala kaming tanim. So from palengke. So yan guys. Yan na itong ating ano, luto na to guys. Tatakpan na lang natin to guys. Ready to eat. Serve na natin. Amazing. Wow. Tapos may kamote. Eh may papaya. Ang bango guys. So yan na guys, ang ating Bicol tinola. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe guys, and always be kind. God bless us guys. Bicol tinola.